Praise God. The Lord is so good. Napakabuti niya sapagkat mayroon tayong banal na Espiritu na saan ang siyang nag-guide, nagli-lead para dalhin tayo sa isang katotohanan na related patungkol sa Peacemaker. At ang pamagat po ng aking sermon ngayon ay A Successful Peacemaker. At buksan po natin ang ating Biblia sa Book of Romans. Ating babasahin ito from 1 to 11. Kung kayo ay nakakita na ng Romans chapter 5, verse 1 to 11, ay tumayo tayong lahat at ating babasahin ito ng sabay-sabay. Verse 1, sabay-sabay po tayo. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya, mayroon tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi ng Kanyang kaluwalhatian. Verse 3, hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang kahirapang ating tinitis dahil alam nating ito'y magbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay magbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay magbubunga ng pag-asa. Verse 5, at hindi rin tayo binigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Verse 6, sapagkat noong tayo'y mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid kahit na maaring may magnahas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang kaibigan sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiniyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Hindi lamang yan, tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat dahil sa Kanya tinanggap tayo bilang kaibigan ng Diyos. Pinagpala ng Diyos ang Kanyang mga salita, tayo ay sumandaling yumuko at manalangin. Makapangyarihang Diyos, salamat sa katotohanan at sa iyong salita na aming nabasa ngayon, nagpapatunay na Ikaw ang Diyos na nagkakalinga at umiibig sa bawat isa sa amin. Ang iyong plano sa bawat isa sa amin ay kumpleto, Panginoon. Walang kulang. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, let your word be manifested, the power of it, O God. At higit sa lahat po, Panginoon, makita namin ang sarili namin kung ano mayroon kami kay Kristo Jesus. Makita namin kung ano ang ipinangako para sa bawat isa sa amin na nakipag-ugnayan sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Kami masayang masaya at nagagalak sa umagang ito, sa mga salitang ito na saan ay magkakaroon ng kapangyarihan sa aming mga buhay, Panginoon. At makilala namin, Panginoon, kung ano mayroon kami at kung sino kami kay Kristo Jesus. Salamat po ng maraming marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Makaupo na po tayo.
praise God. O purihin ang kanyang pangalan. Sa umagang ito ay ating pinamagatang itong successful peacemaker. Pero magtatanong kayo siguro sa akin ngayon, Pastor, wala namang peacemaker doon sa ating binasa. Pero nais kong maalaman ng bawat isa sa atin, bagamat wala doon, pero dapat po ng isang matagumpay na tagapagmayapa o peacemaker ay alam niya kung sino siya at alam niya kung anong kapangyarihan mayroon siya at alam niya kung sino ang behind this power. Katulad po ng isang pulis, sa kanyang sarili, wala siyang kapangyarihan na maghuli ng isang taong kriminal. But because of the power that is vested sa kanya, pwede niyang gawin yon. At dahil alam niya na siya ay tinawag at nakapagtapos ng training sa pagkapulis, kaya nagagawa niya yon. Kaya to be, sa aspeto ng spiritual na pamumuhay natin bilang mga anak at mga tinawag ni Kristo Jesus o pinili ni Kristo Jesus o ng Diyos, sa spitong ito ay katulad din ang prinsipyong nangyayari sa atin bilang isang peacemaker. Dapat maalaman natin kung sino tayo kay Kristo Jesus. Maalaman natin kung ano mayroon tayo kay Kristo Jesus. Sapagkat dito lang tayo maghuhugot ng lakas at kapangyarihan para magawa natin ang pagiging isang peacemaker o tagapamayapa. Makikita po natin na dito po sa ating binasa ay nagpapatunay kung sino tayo. Una, we are sons of God. O tayo ay anak ng Diyos. Sapagkat sabi po dito, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nung ating sampalatayanan ang salita na ipinangaral sa atin ng sino man sa atin, at tinanggap natin kung sino si Kristo Jesus sa ating buhay, tayo ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yan po ang tinuran sa Juan 1:12. But as for many who believe and receive Him, to them He gave Him, them the power to become sons of God. Kaya ang bawat nakipag-ugnayan kay Kristo Jesus, tayo po ay anak na ng Diyos. Amen! Anak ba tayo ng Diyos? Purihin ang Panginoon. Tiyakin po natin. Sapagkat katulad ng isang mga pulis o tagapamayapa, hindi sila makakagawa ng anumang bagay at hindi sila magtatagumpay kung hindi alam nila na sila, kung sino sila. The same way sa atin, hindi tayo magtatagumpay bilang tagapamayapa kung hindi natin alam kung sino tayo. Pangalawa na dapat nating maalaman kung ano mayroon tayo kay Kristo Jesus. Sa Romans
chapter 8, verse 17, ay nagsasabi po na ganito, heirs of God and joint heirs of God. No? Tayo po ay kasamang o tagapagmana ng Diyos at tayo po ay kasamang tagapagmana ni Kristo Jesus. Pag alam natin na tayo ay tagapagmana, binigyan tayo ng karapatang maging tagapagmana, dapat po tayong matuwa sapagkat tagapagmana ka. At pag sinabing tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo Jesus, everything that is written in this book ay pwede mong angkinin na mana para sa iyo. Amen po ba? At hindi mo malalaman ang mana na ipinagkaloob sa iyo hanggat hindi mo pinapag-aralan. Kahit ikaw ay pinamanahan ka ng libo-libong ektarya na lupa, kung hindi mo alam ang testamento na ikaw ay pinagmanahan ng ganon, pinamana sa iyo, ay hindi mo rin magagamit yon. The same way, bilang isang tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo Jesus, hanggat hindi natin binabasa yung testamento ng Diyos para sa atin, hindi natin maaalaman at hindi natin ma-appropriate at hindi ma-execute yung ating karapatan bilang tagapagmana ng Diyos. Kaya napakahalaga po na ating pag-aralan palagi ang salita ng Panginoon, pag-aralan at isaulo po natin o isa puso para saan. In times of need, mayroon tayong masasabi that by His stripe, halimbawa po, mayroong circumstance na dumating, karamdaman, pwede nating angkinin ang pangako ng Diyos. Halimbawa, nangailangan ka ng pera o financial needs, pwede nating sabihin, Panginoon, You have promised me that if I seek first the kingdom of your kingdom and your will, all these things shall be added unto me. So, pag mayroon kang pangakong pinangahawakan, mayroong testamento na pinangahawakan, pwede mong sabihin sa Panginoon yan. In case na mayroong circumstance na ikaw ay nabibigat ang lubha, parang pagod na pagod, mayroon kang nasa ulo, pwede mong i-quote yun, sabihin mo, sabi mo, Lord, come unto me, all who are heavy laden and weary, and I will give you rest. So, you can appropriate that verse sa buhay mo at sabihin mo, salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kapahingahan. Salamat sa kapayapaan. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na yung gagawin sa aking buhay. Why? Because you know who you are heirs and joint heirs of Jesus Christ. Pangatlo po na dapat na ating malaman kung ano tayo mayroon kay Kristo. Ating nabasa kanina doon sa Roma chapter 5 na tayo po ay pinawalang sala. We are made righteous in the sight of God. Matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Dapat maalaman natin sa ating sarili na tayo po, as far as God is concerned, nung tayo po ay nakipag-ugnayan kay Kristo Jesus, nung tayo po ay nakipagkaisa kay Kristo Jesus, God has imputed His righteousness sa bawat isa sa atin, and we have been righteous in His sight. Bagamat tayo ay nagkakasala, Satan could not condemn us. Why?
Because mayroon tayong mediator na si Jesus Christ. Sasabihin niya ni Kristo Jesus, huwag mong angkinin yan, bagamat siya'y nagkasala. Nakipag-ugnayan na yan, nakipagkaisa na yan siya akin. Nahugasan ko na yan ang dugo at naging matuwid ang taong yan. Once we come and humble ourselves before God at nagrepent tayo, sabi ng Panginoon sa John 1:8, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. So, that unrighteousness natin, if we confess, magiging righteous uli tayo sa harapan ng Panginoon. That's why we are righteous in the sight of God. Pang-apat po, kung ano tayo mayroon kay Kristo Jesus. We are overcomers. Overcomers. O matagumpay. O nagtatagumpay. Sa John, 1 John chapter 4, verse 4, ay nagsasabing, mga anak, kayo nga'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta sapagkat ang Espiritu na nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa sanglibutan. Dito makikita po natin that we are overcomers because greater is He that is in us. Yung nasa inyo, nung tinanggap ninyo si Kristo Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, the Lord inhabits our heart. Tumira siya sa bawat puso natin. And because nandyan siya sa iyo, He is powerful than the world o yung sa nasa sanglibutan na walang iba ang kaaway natin, ang Diablo. And because He is more powerful and mas at nagtagumpay siya sa lahat ng uri ng circumstansya sa buhay nung siya ay nandito pa sa lupa. Because of that, nangyari sa kanya para maging isang napakalaking halimbawa na dapat nating tularan. If Jesus Christ overcome the world o lahat ng circumstansya na nangyari sa kanya sa nung siya ay nabubuhay dito. Bilang nakipagkaisa tayo sa kanya and Jesus Christ is residing in our hearts, we can overcome any circumstances sa anumang nangyayari sa buhay natin sapagkat kasama natin ang mananagumpay na walang iba kundi si Kristo Jesus. At ang kanya, purihin ang Panginoon. At sabi niya, I will never, never, never leave you nor forsake you. Hindi niya tayo papabayaan. Yes, things happen. But praise God. Bagamat nangyayari yon, God has a purpose. And that purpose ay para sa kabutihan mo. Para sa ikabubuti mo. Minsan, masasabi natin, Panginoon, bakit nangyari ito? Matapat naman ako. Palagi ako'y nasa simbahan. Palagi naman akong matapat na nagbibigay. Panginoon, bakit may nangyayaring ganito sa buhay ko? Dapat ang itanong natin, Lord, teach me na makita ko yung biyaya mo sa gitna ng ganitong mga pangyayari. Makita ko
ang iyong kalooban, yung mabuti na outcome nito para sa akin. Purihin po ang Panginoon. Yang apat na yan na nagpapaloob doon sa who we are in Christ. At marami pa pong mga bagay o katotohanan patungkol na mayroon tayo kay Kristo Jesus. But itong apat lang muna ang aking tatalakayin. Sapagkat ito'y sapat na sa ating pagiging peacemaker para tayo ay maging successful na tagapamayapa. Sapagkat kahit tayo ay gumawa ng gumawa para maging tagapamayapa, we could never be as successful without these things sa buhay po natin kung hindi natin maalaman. Ang pangalawa pong dapat nating malaman, yung basihan ng ating pagiging peacemaker. Number one, letter A, dapat nating maalaman that we are loved by God. Mahal na mahal tayo ng Panginoon, bagamat tayo ay nagkakasala. Kung minsan nagkakaroon ng kaisipan ang bawat isang mga Kristiyano, hindi ako mahal ng Diyos. Lalo na pag nagkamali tayo o nagkasala. Parang nakikita natin sa balitataw ng ating mga mata na ang Diyos ay may hawak na dos por dos na handang paluin ka. No, God is not like that. Sapagkat nagpapatunay sa verse 5 and verse 8, He love us. Sa kabila na tayo'y makasalanan, sa kabila na marami tayong pasakit na gawa natin para sa Kanya, marami tayong mga bagay na dapat magalit ang Diyos. Dapat ikondina tayo. But God never do that. Hindi niya ginawa yun. Instead, He opened His hand and His heart para ikaw at ako ay mahalin, unawain, ibigin. Yan po ang ginawa ng Diyos sa atin. Sa ating binasa doon sa verse 5 and verse 8, nagpapatunay po, katulad ng sa verse 8, but God commanded His love toward us in that while we were yet sinners. Hindi hinintay ng Diyos na tayo ay mahalin bago tayo maging isang mabuting tao. Hindi niya hinintay ang sino man sa atin para mahalin. Dahil tayo ay mabuti. Hindi. Sa kabila na tayo'y makasalanan, sa kabila na tayo'y maraming mga pasakit na ginawa, minahal tayo ng Diyos nang walang kondisyon, walang pasubali. Purihin ang Diyos. Purihin ka, Panginoon. Letter B, dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon, ipinagkaloob ng Diyos si Kristo Jesus para mamatay para sa atin. Instead na tayo ang hagupitin, instead na tayo ay saksakin, paluin, hagupitin ng latigo, kinuha yung parteng yaon ng Kristo Jesus. Inako niya yung ating kalagayan. Inako niya ang kaparusahan at kahirapan natin. Kaya nga sabi sa Romans chapter 8,
hindi ipinagkait ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para mamatay doon sa cross, para ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng karapatan na maging kaibigan ng Diyos, purihin ang Panginoon. Sa 1 Peter chapter 24, sa kanyang pagkamatay sa cross, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Dito makikita po natin yung dalawang bagay kung ano yung dahilan kung bakit siya ay namatay doon sa cross. Una, yung ating kasalanan ay mapatawad at magkaroon tayo ng lakas loob at kapangyarihan na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Pangalawa ay yung ating kagalingan ng ating mga karamdaman. So, makikita po natin, when God or when Jesus Christ died on the cross, tayo po ay napawalang sala, oh, we have been made righteous in the sight of God. At hindi lang yun, tayo po ay gumaling. Mayroon tayong assurance of healing sa ating mga katawan. Kaya nga sabi sa Psalms 103, makikita po natin doon, purihin natin ang Diyos na makapangyarihan o purihin si Yahweh o kaluluwa ko at ang buong nasa akin ay magpuri. At huwag kaligtaan ang mga benepisyo na natanggap natin sa Kanya. Na tayo ay pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan at tayo ay Kanyang pinagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. So, makikita po natin the reason why, yung benefits na makikita natin kung bakit si Kristo Jesus ay namatay doon sa cross. Letter D. God has, oh, si Jesus Christ, oh God, give us the Holy Spirit doon sa verse 5. If we know that mayroong nakapuyo o nakatira sa atin the Holy Spirit, we will be a successful peacemaker. You know why? Dahil ang pagiging peacemaker natin, tagapamayapa, ay hindi karakaraka na pag mayroong problema, puntahan mo kaagad at magano. You must always be led by the Holy Spirit. Sapagkat ang banal na Espiritu, katulad ng sinabi sa John, the Holy Spirit, I will send the Holy Spirit who will teach you and guide you into all the truth. So, kung wala ang banal na Espiritu, hindi tayo magiging matagumpay na peacemaker. Tingnan po natin sa nangyari kina Pedro at Juan nung sila ay, o yung mga disipulo ni Kristo Jesus, nung sila ay hulihin at sila ay iniharap sa mga abogado, sa mga teachers of the law, at kung sila ay magsalita, sabi ng mga abogado ay
Nakapagtataka ang mga taong ito, hindi naman nag-aral, hindi naman nag-graduate sa law school o sa anumang paaralan, but when they speak boldly and with authority. Ito ay nagawa ng mga disciples ni Christ. You know why? Because of the Holy Spirit. The same way sa buhay po natin, pakatandaan po natin ito. When we receive Christ as our personal Savior, the Holy Spirit was given unto us. Patunay po. Ephesians chapter 1 verse 13. Kung mayroon kayong banal na kasulatan, buksan ninyo at linyahan po ninyo ito at sauluhin sapagkat ito ay nagpapatunay na ikaw ay mayroong banal na espiritu. Okay. Ephesians chapter 1 verse 13. Sa pamagitan ni Kristo Jesus, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan ay sumampalataya sa Kanya at pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. So, makikita po natin dito na ang bawat isa sa atin na makarinig ng salita o magandang balita o ng katotohanan patungkol sa pagliligtas ng Diyos at tayo ay sumampalataya, sabi dito, tayo ay sumampalataya, tayo ay pinagkalooban ng Kanyang Espiritu Santo. So, ang bawat mga anak ng Diyos ay mayroong banal na Espiritu. And the Holy Spirit is residing in you at ito ay, sabi dito, pinakatatak na tayo ay pag-aari ng Diyos. Nung ako ay mga edad 12 o basta nakakaintindi na, ang tatay ko ay maraming paalaga na mga baka. Minsan ay nag-iihaw ang tatay ko ng bakal. Nagpagawa siya ng apoy na malaki tapos inilagay yung marka o tatak. At pagkatapos nung bagang baga, pulang-pula na, ito ay kanyang kinuha at yung baka ay tinatakan ng CA. Cesario, yung A, adorasyon. That means na yun ay pag-aari ni Cesario at ni Adorasyon Faminialan. When we receive Christ as our personal Savior, the Holy Spirit was given to us as a seal, silyo bilang pag-aari ng Diyos ang bawat isa sa atin. At pag tayo ay mayroong silyo, anumang mangyari, we are ano? Tayo ay pag-aari ng Diyos o ni Kristo Jesus. It's one of us ang nagmamay-ari ng ating buhay ay hindi na tayo, kundi si Kristo Jesus o ang Diyos. Amen po ba? You have been sealed with the Holy Spirit. Kaya dapat po nating maalaman yan. No? We are sealed o tinatakan tayo ng banal na Espiritu. Letter A. Saved from God's wrath. Sa verse 9, doon sa ating binasa kanina,
once na nakipag-ugnayan, nakipagkaisa tayo kay Kristo Jesus, yung galit ng Diyos ay hindi mapapasa atin. Hindi natin matatanggap. Salamat sa ginawa ni Kristo Jesus. And because of that, alam nyo, kung minsan, yung mindset natin ay dapat maayos. Sapagkat yung mindset natin, pag mayroon tayong kaisipan na pag nakagawa tayo ng pagkakamali, we are expecting something wrong will happen in us. Maaring magkaroon tayo ng karamdaman, maaring mayroong something na mangyari na masama sa pamilya natin. Lalo na pag halimbawa sunod-sunod mayroong namatay sa family natin. Sometimes, is this o mayroon bang curse o mayroong ginawa na sa pamilya na curse o mayroong ganito, ganon? No. Sa lahat ng mananampalataya ng Diyos, we have been already saved from the wrath of God. Sa galit ng Diyos. Wala nang karapatan yon, sapagkat ang mayroon tayo ay ang pag-ibig at kalooban ng Diyos para sa atin. Ang plano ng Diyos ay parang pawang mabubuti para sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon. Once we know ourselves na we are saved from the wrath of God, lalo tayong magiging matapat, lalo nating pag-ibayuhin ang ating paglilingkod sa Panginoon sapagkat tayo ay pinawalang sala na ng Panginoon at iniligtas sa anumang kapahamakan. Sa Galatians chapter 3, verse 13 hanggang 14, ay ating babasahin ito, ang ginawa at basihan ating pagiging peacemaker. Christ has redeemed us. Sa verse 13, sa Galatians chapter 3, verse 13 to 14, tinubos tayo ni Kristo Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo Jesus upang ang pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mahintil sa pamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamagitan ng pananalig ay natanggap natin ang espiritu ng pangako. Purihin, pangako ng Diyos, purihin ng Diyos sa kanyang salita. So, makikita po natin dito, pag sinabing tinubos, napaka lalim po ang bagay nito, ang salitang tinubos. Subalit, kuminsan o pangkaraniwan ito'y ating napapakinggan at nagagamit yung salitang tinubos. Yung mahilig magsanla sa mga pawn shop ay alam nila yon. Kung mayroon kayong mamahaling mga alahas, pag walang pera, kuminsan na isasangla natin yung mga bagay na yon. Kaya maging wise din po tayo sa ating pagsasanla. Kuminsan ay nababawasan ng gramo o kuminsan ay
maraming mga nangyayaring hindi maganda pag tayo ay nagsasanla. Once, pag tayo ay nagsanla ng isang bagay, ang mayroong karapatan na ay yung may yung ating pinagsanlaan. At yung ating karapatan ay parang ating ibinigay sa Kanya. Katulad natin, nung si Adan at si Eva ay nagkasala, tayo ay isinanla sa kasalanan. And from that time on, hanggat nung tayo ay makipag-ugnay kay Kristo Jesus o nakipagkaisa kay Kristo Jesus, mula hanggang doon sa oras na yon, natapos ang pagsasanla sa atin. Tayo ay tinubos ni Kristo Jesus. Kaya nung hindi pa natin nakikilala si Kristo Jesus, ang ginagawa natin ay yung mga bagay na makasalanan. But when we Christ has redeemed us, tayo ay pag-aari na ni Kristo Jesus. At wala nang karapatan. Halimbawa po itong air monster ko, no? Ito ay aking sinanla kay Brother Bong. Sa kanya na ang hangin. Kahit ako ay pawis na, wala akong karapatan na kunin yon, sapagkat napapawisan din si Brother Bong. Subalit, pag ito ay aking tinubos, kahit tagatak na ang pawis ni Brother Bong, mababalik yung karapatan sa akin. The same way sa buhay po natin. Ang may karapatan sa ating buhay ay si Kristo na, ang Diyos na. Wala na tayong karapatan sa ating mga sarili. Yung karapatan natin ay yung sumunod sa Kanyang kalooban. At pag sinunod natin ang Kanyang kalooban, ang napakaganda po sa Panginoon, kahit yung karapatan ay sa Kanya na, sa atin, binibigyan pa rin tayo ng leeway na sumunod. O kung tayo ay susunod, o karapatan na magpili na tayo ay sumunod sa Kanya o hindi. But once we obey completely the blessing, sapagkat makikita po natin sa verse 14, ang sabi sa verse 14, ginawa ito ni Kristo Jesus upang ang pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamagitan ng pananalig ay matanggap din natin ang espiritu ng pangako ng Diyos. So, dito makikita po natin na isang halimbawa ay si Abraham. When Abraham obeyed God completely, sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, umalis ka sa bayan, sa comfort zone mo, diyan sa bayan na pinaglakihan mo, iwanan mo ang lugar na yon. Yung tahanan mo, yung kayamanan mo, yung pamilya mo, at ikaw ay sumunod sa akin. Iwanan mo si tatay, si nanay, si kuya, si ate. Sumunod ka sa akin at ikaw ay aking dadalhin sa lugar kung saan wala kang kilala, wala kang katiyakan,
kung ano ang mangyayari sa iyo. But still, Abraham obeyed completely. At anong nangyari? Si Abraham po ay pinagpala ng Diyos. And Abraham became one of the richest sa panahong yon. Why? Because he obeyed God completely. The same way tayo po, God has redeemed us from the curse of the law. At ang curse of the law is sickness, poverty, separation from God. But God, through Christ, has redeemed us that the blessing of Abraham might come unto us. Lahat na sumasampalataya sa Panginoon, ang blessing na ito ay paparating na sa inyong mga buhay if we will claim it in the name of Jesus.